Hello guys, welcome back sa ating vlog. So yung vlog natin ngayon is pakita namin kung paano kami mag pakain ng aming vermiworm or tinatawag na African nightcrawler. So ito yung first chamber namin. So yung pinapakain namin guys is yung banana trunk o banana tree. So na-harvest namin to na saging. Kaya itong puno niya, gagawin namin siyang beddings ng aming vermi bed. So itong area na to is still decompose mode pa siya. Wala pa tong worm guys kasi hindi pa siya fully decompose. Kaya ganito yung itsura niya kasi pag nilagyan mo to ng worm, aalis yung worm kasi mainit pa sa kanila. So ito yung area. So pakita natin yung vermicast na patunay na meron tayong African nightcrawler dito is kita natin ito yung vermicast niya. Ito yung cast ng worm. So kita natin. Ito na yun siya. This is the vermicast. Ito yung tae ng ating worm. So nilagyan natin siya ng saging. Buksan natin. This is the area. Kita natin. Ilalagay namin siya sa taas. Ito yung pagkain nila. So check natin siya dito kung mayroon ba. Yun. Mayroon worm. Kita nyo. Yan. Ito yung, this is the African nightcrawler. Kita nyo, marami sila. Makain sila ng saging. So, nire-refill lang namin tong bed na to ng saging. So, kaya gusto kasi ng worm madilim guys. So, nilalagyan namin to ng trapal. Dito namin nilalagay. Kasi ayaw ng worm na maliwanag, kaya tinatawag siyang African nightcrawler. So pakita natin yung vermicast, yung mga vermicast niya. It's already vermicast, kaya nabasa lang siya guys kasi naulanan, nakalimutan namin takpan yung itong bed na to. Kaya medyo basa. Ayaw din ng ating vermiworm, yung ating African nightcrawler na basa. Na masyadong basa yung area. So, ito makikita natin. Makikita mo yan yung vermicast nila. Yan yung tae nila. Check natin kung nandito sila. Baka nagtatago. So, ganyan lang muna guys yung pakita natin. So after 2 to 3 days lalabas na yan sila dito. So this area muna yung lalagyan namin. Pag maubos na nila to, ito na naman namin sila lalagyan para makapag-harvest kami dito na area. Yun lang yung ginagawa namin. Dito lang na area yung lalagyan para next dyan, next yung lagyan namin ng saging. So yun lang muna yung video natin guys. So makita natin, masyadong malaki yung ating vermi bed. Saka ito guys, hindi namin binibenta sa market. So ito muna yung ina-apply namin sa fertilizer sa aming farm. Yeah. Update ko kayo sa aming gagawin sa mga video about vermicomposting. Kaya hindi pa ako masyadong expert talaga sa vermicomposting guys. Kaya I'm still learning. Kaya share natin, baka
may mga subscriber tayo na may alam dito, so willing naman tayo na i-apply yung mga nalalaman nila.